Alam ko siya na magaling siya. Hindi ko sinasabi dahil kailangan na ikampanya ko ang aking kamag-anak. Hindi. Pagka sinasabi ko ay nakita ko na ang pagkatao ng aking anak. Kaya't ako siguro sa lahat ng ama na nakita na ang isang anak na sumunod, hindi lamang sa pangkaraniwan ng negosyo, hindi lamang sa pangkaraniwan ng gawain, kung hindi pumasok pa rin sa serbisyo publiko, yan po sa aking palagay ang pinakamahalagang katangian ng kahit sinong sinagsasabi sila ay public servant. And that is why, ladies and gentlemen, nababasag na yung ano ko dahil ibang usapan to eh. Di sumaruno nga diputado para sa Primero Distrito de Ilocos Norte, Sandro Marcos. Amuyo apo, unang-una, gusto ko magpasalamat sa susunod ti sumuruno Pangulo ng Pilipinas ni Apo Lakay, Bongbong Marcos apo agsipsipat tayo. Of course, ang aking pamilya ay nandito rin at higit sa lahat, itinala ko rin ang aking amo, ang aking boss, si Majority Floor Leader Martin Romualdez. Palakpakan naman natin apo. Dalawang taon po ako nagtrabaho sa kanyang opisina sa Kongreso at siya ang dahilan kung bakit handang-handa na po ako maging congressman. Amuyo apo, nung nag-usap kami ng tatay ko, sinabi niya, anak, Amuyo, salamat sa Diyos, magsisimula na ang local campaign. Noong tinanong ko bakit, sabi niya, lahat ng mga babae, tahimik na pag nagsasalita ako. Hindi na daw siya magkakaroon ng kaguluhan sa mga speech niya. Nakalimutan niya ata may dalawa pa akong kapatid. Pero apo, at that 20 oras, dumating na po ang panahon para humarap po ako sa inyong lahat at humingi ang inyong suporta at ang inyong tiwala sa aking susunod na laban ngayong Mayo apo. At higit sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na maaasahan niyo po ako, hindi lang bilang isang kandidato, kundi bilang isang tao na gustong tumulong sa ating mga kakailan at pagandahin ang buhay ng mga Ilocano apo. Nalilito talaga ako sa science niyo. Adatoy, Sandro, anakan mo nanay ko. Bago yun ah. Lonely ka ba sa bahay? Ganun ba? Amuyo apo, marami po ang nagtatanong, bakit po ikaw ay nagdesisyon para tumakbo bilang congressman ng unang distrito ng Ilocos Norte? Lagi ko po sinasabi ay nung ako po ay umiikot sa ating napakagandang probinsya. Nung ako po ay nakikipag-usap sa ating mga kakailan, nagkaroon po ako ng isang pangarap. At yan po ay isang pangarap
na hindi lang ibalik ang Ilocos Norte kung saan tayo galing bago dumating ang pandemya, kundi gawing mas matibay at mas maganda ang ating minamahal na probinsya po. Mabilis kong nalaman at mabilis kong nakita na hindi lang ako ang may pangarap na ganito, hindi lang ang Team Marcos ang may pangarap na ganito, kundi lahat po ng ating mga kakahilian ay may ganitong pangarap at pinag-iisipan ang kinabukasan ng ating probinsya. At nung nalaman ko yan po, pinag-isipan ko at nakita ko, walang mas malaking karangalan kundi agsirpi dito'y a probinsya at Ilocos Norte. At dun po, nung nakita ko na nag-iisa tayo sa ating pag-isipan, nag-iisa tayo sa ating plano, dun ako nagdesisyon. At walang mas magandang lugar na ipakita na tayo ay nagkakaisa kundi dito sa Ilocos Norte. Amuyo apo, dahil tayo ay nagsama-sama, hindi lang natin pwedeng ipagmalaki na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas ay taga-Ilocos Norte, kundi pwede natin ipagmalaki sa buong bansa na tayo ay nagkakaisa at posible po ang mensahe ni Apo BBM sa buong Pilipinas. Basta tayo'y magkasama, bastang walang magbabago sa ating pagkakaisa, ang masasabi ko po sa inyong lahat na sisiguraduhin ko bilang congressman ng unang distrito ng Ilocos Norte kasama ng isang Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte at ang buong Team Marcos na babangon ang ating minamahal na Ilocos Norte, babangon ang ating minamahal na Ilocano. Pero amuyo apo, ti imbambaga mi ken kayo, haan met laeng sarita. Haan met laeng sarita adaen ti plano. Ti plataforma mi talo, teknolohiya, trabaho, agrikultura. Sa teknolohiya apo, lahat sa inyo, tagalawag, tagapagudpod, nakita nyo, may itinayo tayo na sandbox dito, may itinayo tayo na sandbox ijay pagudpod. Libreng wifi, libreng paggamit ng computer at tablet para sa ating mga kabataan, para sa ating mga negosyante. Pangalawa po, trabaho, adaak ti maysa programa Farm Kabuhayan. At gusto ko po ibalita sa inyo na itong programa na ito ay ginawa namin para agsubli ijay trabaho na nawala dahil sa pandemya. 3 linggo lang po tumatakbo, 300 na po na trabaho ibinalik dito sa Ilocos Norte. At huling-huli ang agrikultura apo. At ang plano po namin ni Gov. Matt Manotok, dahil bumababa ang presyo ng palay, tumataas ang presyo ng fertilizer para maitulong po natin ang ating mga magsasaka, ay itatayo po namin ang isang government-run centralized trade business para sa ating mga palay farmers, para wala na pong middleman at mas tataas ang kita nila apo. Ito po ang aking plano para sa ating probinsya. Ito po ang gusto kong mangyari. Pero amuyo apo, alam ko, nararamdaman ko at nakikita ko pag ako ay umiikot, tayong mga Ilocano ay pagod.
pagod sa kahirapan na naranasan natin. Sawang-sawa na habang tumataas ang presyo ng mga goods, bumababa ang kita ng mga negosyo, bumababa ang sahod. Pero alam ko tayo ay pagod. Alam ko tayo ay sawang-sawa na. Pero ang mas alam ko ay ang mga Ilocano ay magaling. Ang mga Ilocano ay matapang. At gagamitin natin ang kagalingan ng mga Ilocano sa pag-unlad ng ating minamahal na probinsya po. Kaya ayayatin kayo po. Kaya huwag niyo po makalimutan itong gabi na ito. At ngayon po dito nagsimula kung may kilusan para sa pagkakaisa dito sa unang distrito ng Ilocos Norte, may kilusan para sa tunay na pagbabago. At itong kilusan ay hindi lang galing sa isang kandidato, hindi lang galing sa isang halalan, kundi galing sa ating lahat na inaasikaso natin ang kinabukasan na ating minamahal na probinsya at inaasikaso natin ang pagkakaisa ng ating minamahal na probinsya. At alam naman natin, Apo, basta tayo ay magsama-sama, ang akala nating mabigat na laban ay biglang nagiging magaan. Ang akala nating mahirap ay biglang magiging madali. Kaya inaasahan ko po ang inyong suporta, ang inyong tiwala at ang inyong tulong sa susunod na Mayo. Siyak ni Sandro Marcos, number 2 sa balota para Congressman Tiuna Distrito, agbiag ti Ilocos Norte, agbiag ti Unity Mapo. Diyos una, itiyag nila. Maren Apo, Cristo Maruno, a diputado do primeiro distrito de Ilocos Norte, number 2 sa balota, Sandro Marcos! Umilim maragsakan.